na Best of 5. Ayan na ulit ang ating creators. Again, ang maglalaban dito is si Charez and Jillian. Right now, we are going into round down. Dito naman sa side ni Charez, we're gonna be seeing Neto na the Bug Signal Team. Kailangan ngayon mag-ubos ni Jillian ng energy kung ayaw niyo ma-steal ng ma-steal ni Charez dito yung kanya mga cards. Pero Jillian knows how to counter a Bug Signal Team right now. He will be using all three of his energy, of her energy, with that possibly two dual blades and of course that hair dagger. Ang interesting kasi guys, sa mga bago pa lang dyan or ano ba itong lineup dito ni Charez, that's gonna be a triple cute bunny and triple bug signal. Kumbaga ganito yung situation na ito eh. Magtipid ka, agaw. Kung di ka magtipid, pwede ka mag-miss. Kaya ito yung talaga yung tamang counter to this lineup. Jillian going all out, not wasting any time. Goes for that huge damage entry ng round number 1. Walang naagaw ang ating bug signal. Now, Jillian is somewhat in the driver's seat. Kasi ngayon, makikita natin, pwedeng-pwede siya mag-onting wall, pero pwedeng-pwede din ma-eliminate at masayang yung cards. It's gonna be 143 total HP lang. Kaya titignan natin, will Jillian go for the KO sa ating Dusk? Pero right now, ito nga makikita natin, no? Charez here will still be procting that two bug signals. And mukhang magtitira si Jillian dito ng isang energy na pwedeng makuha ngayon ni Charez. Dito na magkakaalaman eh. The energy alone, the energy count alone of Jillian can make or break her team. Pero ito na, papasok na dito. This is gonna be a Nemo tail slap. And the bug signal may taking naagaw off one energy. Pero again, andito naman yung hero, zero cost. Eh, maganda naman dito sa team ni Jillian, meron siyang zero cost. Pero ito na naman, bug signal. And of course, that Bidens for extra shield. Ngayon, papasok naman dito another Bidens. And of course, that drain bite para makakuha pa ng tira pa nga ng apat. Okay, ito mini trivia lang, no. Kaya maganda talaga guys, mag-ubos kayo ng energy pag may kalabang kayong ganyan. Kasi guys, pag naagaw nila energy, mahirap na. Kaysa 2 energy lang dapat siya, magiging 3. Tatlong cards tuloy pwedeng iba to sa iyo. Kaya very very tricky talaga yung situation pag mayroon kang kalaban na triple antena, cute bunny naman. Ito naman, syempre sabi mo, okay, hindi ako magtitipid, ganun naman pala yung sikreto dito. Pero pag ikaw naka-fear, tinan mo na ba yung cute bunny niya, naghihintay tatlo. Oh my God, ready, pero hindi niya pinrock. Hindi niya pinrock, dinamage siya lang. Pero makikita natin hero would be for the KO at mag-heal pa gamit yung zigzag. Ngayon, ito yung maganda. This is the key para to go against bug signal cute bunny teams. Kailangan mong isustain yung plant mo. Bakit? Kasi once na nawala yung plant mo, itutuloy-tuloy lang nila, i-fear lock ka lang nila using the terror chop and mawawala yung damage mo and at the same time, mawawala yung energy mo. Kaya you need the plant to survive at least until mawala yung first or second nung kanyang kalaban. At ito pa yung interesting, no? Meron tayong terror chumps possibly in play for the bug, but the thing is, you need to chain it with a bug card at nowhere in sight na bug card para doon sa ating backlane Dusk. And mukhang mago all out damage dito. That's gonna be an egg bomb. All out shot. Meron pa tayo pang tapos na blackmail. Meron pang natira pero hindi na nagamit. Good thing yun para hindi pa masyadong bawas. It's gonna be a nutcrack adding damage to the Dusk. And here comes the pain. Wala na. Ito yung disadvantage ng team na to. Kasi isa na lang, wala ng chain. Pag isa na, walang chain, walang activation, just pure out the shield and damage. At yun nga, binabaan na yung damage ng ating mga cards na to. With that, kung dating update yan, diba? Patay yan. Pwede, patay talaga yun. Patay yan. Walang matitira 12 HP dyan. Oh. Pero right now, ito na makikita natin right now. Charez will still be opting in to possibly put up defenses here, predicting na magda-damage dito, magbe-burst si Jillian, pero Jillian opts out of it. Ngayon, kumuha lang siya dito ng Bone Sail and ang isang, tinan mo naman energy ni Charez. 10 energy. Sobrang daming energy pero wala siya masyado magamit. She needs to opt out and shield up talaga if she wants to survive. Wala talagang choice pero yung matalino dito, inuna niya yung blackmail tapos susundan niya ng Oroma. So doon pupunta ngayon. Dito yung ating backlane.
possibly forcing a 1v1 with the mech. Pero the thing is, naka-setup na dito yung damage. That's gonna be a hair. Fair the KO. Jillian takes game number one. Grabe yung laban na yun. Diba? Setup na naman tayo. Here we go. Match start. Will we retain the same team? And mukhang nag-iba dito bigla si Jillian. Kinip naman dito ni Cherry sa kanyang triple bug signal terror champ. Pero Jillian went on forward with a plant bird. Very standard yung bird egg bomb, blackmail, dark swoop, all out shot. Dito naman sa ating malupitang mid lane, meron tayong Naming Lecrecion, Zigzag, Bidens, at ang ating Little Branch. Sa front naman, meron tayong Cattail, Zigzag, Cactus, at Bidens. Yes, sir. Pero ito na tayo, going into round one. They are going to be opening with a strong start ulit. Ito talaga, you need to open strong. Pagkalaban mo ganitong team, alam ni Jillian yun right now, gumamit siya. Nag-create ulit dito yung ating blackmail. And ngayon, in trouble na naman si Charez. Wala siyang makukuhang energy dito. And hindi pa tapos si Jillian. Ngayon, meron pa dito. Pero nag-fear. Ito yung maganda. Naglagay siya dito ngayon ng cute bunny. Hindi mamamatay yung front dusk ni Charez. Very interesting play there at napakaganda doon ng fear. Ngayon, again, the bug signal. Never, ever, ever forget that bug signal. Kasi yan, minsan talaga nag-iikot ng tide. Pag 2 energy na, punta kay Charez. 4 energy next turn, laban sa 2. Mas madami siya mabomba. She has the cards. Yun, something to watch out for. Dito naman sa side ni Jillian, may sabihin lang ako sa inyo, Little Branch, if you combo it with 2 more plant cards, mas mataas ang chance ng crit. Hindi 1, but 2. Ito pa, mala hidden proc siya. 20% more. Pero ito makikita natin, mapapaagaw dun sa dalawang energy. This is bad. Charez, now somewhat in the driver's seat. Bawas na, nakakuha pa ng energy. Oo, nakakuha ng cards si Jillian. Pero wala siyang cards. Oh. Wala siyang energy panggamit ng cards na yun. Oo. Yun yung magiging problema niya dito. Pero right now, ito, Charez, makikita natin, she will be opting in to use defenses again with that Bidens and Spicy Surprise. Si Jillian naman dito, papasok with 110 na shield para sa kanyang front plant and possibly gumamit na din siya dito ng ating Little Branch. Pero ito na, makikita naman natin, going in ang ating Spicy Surprise. Is that gonna be enough? Walang crit. Ngayon, papasok din dito ang ating Terror Champ. It's still not enough and hindi na proc ngayon dito yung ating fear ng 2 turns. And papasok naman dito again ang ating, kahit mag-proc, okay lang eh, kasi nag-Little Branch siya. And ngayon, gumamit pa ng Bidens para mawala yung second turn. And ngayon, nakapag-heal pa nga using that Zigzag. Sobrang ganda ng play doon. Both of them sustaining their tank position axis. Pero ito, again, Charez with the steal earlier, now having that foothold on the energy position, power position. Maglalagay siya dito ng Terror Champ. Here we go. Will it be the play? Will it be the kill? Pero makikita natin dito, kaysa gumamit ako ng energy, kailangan natin magtipid. Possible for an all-out shot. Alam mo yung ano dito, smart move dito, patayin niya yung harap para yung susunod na Terror Champ mapupunta sa likod. Oh. That's a smart move, pero ngayon mabubuhay pa din dito yung plan ni Jillian, hindi mapupunta sa likod yung isa pang Terror Champ, but that's okay, marami pa din namang buhay dito yung bug ni Charez, pero at the same time, canceled na dito yung ating anesthetic bait and of course, yung ating bug slab. At ano din, ating cute bunny, literal na tira na lang dito is yung ating bug signal talaga. Yun lang yung ating range cards. And that's gonna be huge. Having a disabled Axie is huge trouble. Ngayon, sipin mo, pwede siya mag-huge shield dito gamit yung ating anesthetic, pwede tayo mag-bug splat. Now, having said that, kayang-kaya niya ngayon makatanggap at makasalo ng sobrang sight na damage. Pero the thing is, the problem is, Jillian nagpaagaw ng dalawang energy, in trouble tuloy siya, hindi niya ma-burst down ang dapat ma-burst down. Pero ngayon, tinry niya naman gumamit dito ng dalawang Bidens to defend against Charez. Possible burst down, pero again, nakalimutan niya siguro gumamit siya dito ng ating Gravel Ant and hindi makapag-burst down dito si Charez. Pero okay lang yon, puno pa din naman ang buhay dito ng plant ni Jillian. Pero once na bumagsak dito yung plant ni Jillian, possibly magbago yung chain, yung flow ng battle dahil low health na yung bird niya na backlane.
ah, grabe itong ginawa dito na brick wall. Ito sana yung nabomba na sana kanina eh. But the thing is, nag-mind games sila doon. Nagbakbakan sila ng mind games doon. Napilitan tuloy. Inisip niya kasi a-atake yung backlane eh. Pero hindi umatake. That's the problem. Maganda naman dito, pinandadya ating Dark Soup from the Egg Bomb stand. Gawa natin ang aesthetic, that's gonna be a blackmail, and that's gonna be an Egg Bomb yet again. Pareho na silang merong aroma, dumiretso dun tuloy, walang maagaw, that's gonna be damage, 45 is left, buhay pa. Ang smart naman dito, gagawin niyang late game battle plan ang ating mid lane ni Jillian. This is really smart coming in from Jillian. Ngayon, this is a battle of late game plans. Meron siyang Gravel Ant to take out any melee damage, melee cards. And meron pa siya ditong dalawang. Again, pwede niya nga lang ito paulit-ulitin. Pwede lang siya maglagay dito ng dalawang Bidens. And then, maglagay lang siya dito ng isang Drain Bite or dalawang Drain Bite, isang Bidens. Paulit-ulit lang. Makakuha siya dito ng enough shield and enough heal. Para mabalik lang na mabalik, maprolong yung laban all the way into the Blood Moon. Oo, at syempre, again, the 1v1 situation gonna be painful. Pero here comes ang binabanggit nating proc, no? The hidden proc. Possible crit chance with a little branch. Will we see it? 129, kahit walang crit, lusot, tulog. And that's gonna be the 1v1. Pag nalagay dito yung anesthetic, pwede ka na mag-good night, sleepy time, baby. Pero ito, tatry siya mag-damage dito. Kailangan lang dito ni Jillian mag-sustain, have the full deck. Parusahan nung ating malupitang anesthetic. At pwede nga siya mag-heal lang eh. Naming heal. Yun lang pwede niyang gawin. Pwede siya mag-full deck dito. Makikita naman natin, 94 ulit. Leaves 275. Or here comes the Biden. Saglagay na tayo dito. Disabled everything except the bug signal. That was a very confident play coming in from Jillian. Naglagay lang siya doon ng isang Biden. And again, that naming lacration. And ngayon, cancelled out na yung cards dito ni Charez apart from that bug signal. Katulad ng sinabi mo, yun lang gagawin niya. Papaulit-ulitin niya lang doon yung Drain Bite and yung ating naming Lecration. Bakit? Kasi baulit-ulit niya lang din na mamakukuha yan kasi every turn you get 3 cards and when you get a full draw, you get a full deck, kukuhain niya lang yung missing cards mo. At the thing is guys, again, tansyado yung damage eh. Makunat. Pag meron kang Drain Bite anesthetic, it would not go through that much. At kung naglumusot man, kayang-kaya mo bawiin sa heal at hindi niya napapakawalan dito yung ating numbing. Again, kita naman natin yung kunat. Maganda, naka-full deck na siya dito. Sa mga hindi curious, bakit hindi nauubos yung card sila guys? Yan ang tinatawag na full deck. Kumbaga, 2 of each part lang at mabubunot na naman niya yung 3 cards kasi 3-4 draw, kompleto na naman yung kanyang combo. So, pwede niyang ulit-ulitin yung ating Bidens. Pwede tayo maglagay ng naming Drain Bite, pero ito mukhang si Jillian not playing games anymore. Maglalagay siya ng 4 cards, going all out. Pero yun nga, sa sobrang unat, wala man lulusot. Pero here comes the Bidens. May damage mo ng ating Blood Moon. She's gonna be healing it up. Huge damage, 148. Naming ulit and healing up the damage that you've been dealing. Grabe ang position and play dito ni Jillian with that egg bomb position and matchup dun sa bird kanina. And again, we are going into the third Blood Moon round. Ang sakit na nito, kahit hindi na nga gumalaw si Jillian, patay na dito yung backlane ni Charez. And right now, bug signal and here comes the death of that Dusk. Ito na ang ating little branch, 148 and another 148. Nag-critical. Ayun na! Ayun yung hinahanap nating crit, 244 and that's gonna be a win for our Jillian. Ano, kumbaga, it's the hammer to the nail. Napakaganda ng laban. Both teams, as in, ang ganda ng ano eh, bakbakan nila.